my jersey number 2. Wow, my jersey number. But you wanna have a really... Woo! Binigyan ng pangalawa. Ayan na, sasalpak na ito. Woo! Let's go, let's go. Sa episode na ito, dinayo namin ang isa sa pinakasikat na lugar pagdating sa mga ligang labas. Ang Tugatog, Malabon. Grabe! Grabe! Jet bomb yan! Pinilipad na naman. Ah! Automatic! Rodel Baigan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tugatog, Malabon City. At mapapanood nga natin ang Tugatog D-League. At syempre, alam naman natin dito sa Barangay Tugatog, matitindi talaga yung mga laban dito. At syempre, kung matitindi yung mga laban, mga sikat na players yung mga naglalaro dito. Yan, so syempre, pag sinabing Tugatog Diwa, yan. Dito talaga naglalago yung mga dating players at current players na makilala sa iba't ibang lugar. Dito kumbaga gumagawa na history yung mga players. Ibang klase. May kita mo yung crowd, buhay na buhay, yung mga players. Ang sarap panoorin. Dito kasi ako lumaki talaga sa DIY Sports Complex na to. So mula bata ako, nakita ko kung paano mag-emerge yung mga basketball players. Sila Ashanti talagang crowd favorite niya. Sila Edgar Ting, sila Ricky Recapuente, sila Robby Sablan. Marami na kasi silang nag-alisan sa Pilipinas kaya hindi na sila nag-mainstay sa local basketball scene. Tingin ko sa buong Malabon, kami lang ang meron na jersey na naka-retire dito. Yan. Dating Commissioner Mumar de Rosario at yung living legend namin si Roger Custodio. Tanong ko lang po syempre, onting background po ng paliga niyo po dito sa Tugatog D-League. More or less, ito na yung third season namin after 2 years na walang liga. So, as a player, as a coach, nakita ko kung ano kailangan ng tao para ma-organize ng maganda yung basketball. So, talagang nag-move forward kami na mapaganda namin every year itong liga namin. Ano pa po ba yung mga dapat po nating abangan po dito? Dapat nating abangan yung mga teams na hindi pa nakita ng ibang lugar. 6 na teams namin sa Open Division, talagang siksik. Yan, so syempre kasama natin si Joel Gonzalo. Napanood nga natin siya sa Hoopex Elite. So Joel, how are you? How's your basketball career? I'm doing great and all is going up actually. This is my third game today. I got already a lot of fans here and I hope tomorrow later I can make them more happy and proud also. Pusa, yo. Oh, tumata ko yung pusa. May pusang tumatakbo, hindi pinapadaan eh. Tinalunan, hindi pinapadaan eh. Ang kulit eh. Yan, so ito makikita natin dito si Ache Inigo, former FAU Tamarong player. Sa UAAP, ito sa mga matitinig na point guard ng FEU. Ayan, so syempre may kita natin nakasama niya si Irvin Palencia na naglaro sa PBA D-League St. Clair. So kita mo naman yun yung dalawang gwardiya na para sa sports garage, no? So ang taas na agad. Ay kumbaga ang ganda na agad ng lineup dito na sports garage sa dalawang point guard, dalawang guards pa lang nila. Isipin mo, Palencia, saka si Ache Inigo magkakampi. Number 3, Inigo. Tugatog. Lose it. Walk by jersey
Siyempre, para naman dito sa BNMT, makikita natin dito si Taiwan, no? Pero para sa AYAC, no? Sa NCAA, matinding matchup na makikita natin dito para sa both teams. At siyempre, makikita rin natin dito sa BNMT yung dalawang ex-PBA player na si Larry Rodriguez pati si Mark Lee. Yan. So grabe, ibang klase yung mga naglalaro dito sa Tugato. Malak, correct word to first point by Jersey number 15. Aguara, looking for Silvey, slides, loses, 1-5. Taiwan. Ang bilis ng mga guardia dito. Sadwa, pass it to Valencia. Valencia, to Aguara. Yes, for two. 6-2. Rodriguez, Rodriguez. 3, Vidalja, come on. Legit na legit. Na kuya, ng mga basketball player, eh, si Kuya Mark. Sobrang galing, sobrang idol natin pagdating sa ilalim. At saka gumagawa ito ng mga 20 rebounds per game. 6 points na dito siya. Ayan si Hansi Inigo. The basic boy. The number 18. Ito nga, nakikita rin natin sa Sports Garage. Ito yung si Rodel Vigas, isa sa mga sikat na sikat na player at magaling na player para sa Mindoro. Kaya taga Mindoro yung homegrown Mindoro. Si Rodel Vigas. Pag tumitira talaga sa 3 points at nakabang na yung mga tao, ilista mo na. Automatic na automatic yun. Kaya tayo yun na. Galing po mo ito. Rodriguez, Rodriguez. Inong pass. Rodriguez. Tumatik yan kay Taiwan. Tumatik yan pag So, score natin 17-7, 10-point lead para sa BNMT. Last 4 minutes and 30 seconds ng first quarter. Good start para sa team nila. Wide open. Uy! Automatic! Parang lumilayap lang. Pangalawa na niya yan. Valencia, Tubaygan connection. Talagang pag hinahandog ni Valencia kay Baygan, automatic itira talaga si Baygan. Rico,
Yan, so papasok na dito si Joel Gonzalo at si Jeff Comia. Ito si Joel Gonzalo, kailan naman natin. Makita natin ito sa Hoopix Elite. No? At syempre, kasama niya dito si Jeff Comia. At kampi niya rin ito nung collegiate. Naglaro sila sa New Era. To Brian, to Gonzalo, Gonzalo. To Began, Saksu. To number two, Logo, Balabar, Riva, Wamba, Jesse, number 24. Underneath, yes for two, by Gonzalo. Senior Gonzalo. Taiwan, setting the play. Jujubari. Uy, nice pass. Good pass. Ang lakas ng opensa ng Iba del Vega. Mabawat sa shooting fast break. Active na ako. Taiwan. At dalawa na rin dito si Taiwan. Oh. Number 7, Gayato. Tongawa. Number 2, last 2 seconds. To my one of the players. And off the first water in Forest 28-16 in favor of CNFC. Yes, so ang score natin after ng first quarter, 28-16, so 12-point lead dito para sa BNMT. Ano napansin mo sa laban, Chok? Napansin ko talaga yung mga naglalaro. Grabe kasi yung mga player. So itong 28-16 na ito, kumbaga parang warm-up lang nila ito eh. Ang lalabas talaga yung mga laro na ito after na third quarter. Yan talaga magkakatalo. Kumbaga, warm-up lang nga nila ito. Yeah, so pumasok na dito, syempre. Si JB Payuan. At si JB Payuan talaga isa sa mga rising stars. Ayan na, wide open. Bam! It's a good JB Payuan. Mga talaga sa mga aspiring players. Talaga, ito mga high prospect player talaga to si Jamie Payuan. Good pass dun para kay Payuan. Grabe! Jet Bomia! Hindi, pag talaga fast break yan, si Jeff Gomia. Oo, kababata ko to eh. Kilala ko tong taong to. Grabe. Ibang klase yung mayroon ito pag fast break. Parang trend. Hindi mo mapipigil. Pero by gun, libre na naman. Basket! Shooter's bounce para kay Rodel Vaigan. Gambol. Grabe! Jeff Comia show na to. Itong start ng second quarter.
Good move, yo. Basic na basic lahat ng tao. Napaano, no? Napabasic. Ayan na naman! Good pass. Baro na ita natin to naglaro din to para sa LPU, no, sa NCAA. So talaga star-studded talaga yung mga players dito ng both teams. Versus kay Gonzalo. Ayan, tignan natin ang mangyayari dito. Foul. Para kay JV Payuan. Si JV Payuan, isa to sa ewan ko, pero pinakabata na player para sa both teams, no? Itama naman yung age niya, hindi talaga had lang para mapahita niya yung talento niya dito at yung mga kalahin. Yan, so ito nga, mapapanood din pala natin dito si CJ Alatica, isa rin sa mga hassle player dito na makikita natin sa loob ng court. Itong si CJ Alatica. Pag niya. Ito, march up na naman ni Mark Key tsaka ni Joe. Long score natin ngayon. 40-29, 11 point lead para sa BNMT. Last 5 minutes and 4 seconds na sa quarter. Abuelo si Gonzalo, pero good defense. Tinatak ko na sa Okay.
Extra pass. Uy. Dalawang isip ng bola dun. Good pass para Ipayuan. Nice pass doon para Ipayuan. Good pass. So last 15 seconds dito para sa second quarter. Last possession na siguro ito para sa BNMP. Yeah, so syempre natapos na ating second quarter at nakita nga natin yung mga key players na naglalaro dito para sa magkabilat kukunan. Ayan. So may kita nga natin dito si JB Payuan. Dalawang 3 points agad yung tinira. Ayan. So syempre para sa sports garage nakita rin natin yung mga fast break points dito ni Jeff Comia. So ang score natin 47-39 nga, no, 8-point lead para sa BNMT. So syempre madami pa pwedeng mangyari gaya nga ng una. Ito natin, double digits na lamang ng BNMT. Pero yun nga, nag-warm up pa yung mga players eh. Both teams parang warm up pa rin, no? Yan, so syempre, hindi pa natin nakikita yung salpak dito ni Joel Gonzalo. So abangan natin yan ngayon, second half. Yan, so kita natin mga ka-Opex, magkakaroon yata ng half-court shot challenge. Okay, tignan nyo. So napa-timeout dito. So napansin natin si Joel Gonzalo yung kumakaya ngayong third quarter, no? So 6 straight points galing kay Joel Gonzalo. Grabe, hindi siya mapigilan kahit na may mga contact, tinutuloy niya pa rin, no? So grabe, ibang klase yung Joel Gonzalo talaga. Ibang klase yung katawan. Dito nga sa Sports Garage may kita rin natin na hindi lang si Joel ang import nila. And so dalawang import ng Sports Garage. So malaking advantage to syempre. Doon pa lang sa rebounds, sa ability, di ba? Alam naman natin, pag mga import, mas malakas ang katawan. Basketball para kay Navarro. So, ang score natin, 52-48. Yan, so 4-point lead dito para sa BNMT, last 7 minutes and 28. Two-point lead na lang. Shout out, sabi ni Ponzi, Jasper Cruz, sa UPEX namin.
Gonzalo, Clyde. Raul, Rodrigo, Patrick, Trabalhinti, Pink, Pink, Pink. Pink, Pink, Pink. Paruan, grabe naman. At Dabule. Ah! Okay na lang, kasi grabe yung depensa doon ng sports garage. No? Doon ang depensa. Pero parang dito. At ito nga pala si Navarro, naglalaro ito ngayon sa Lyceum Philippines. Ang score natin 55 points dito na lang para sa BNMT. So technical, yung sports garage dito. Sabre? Rodriguez. Sige! Grabe, ang sikip yung ilalim para sa bookings. Parang makasalasal yung maayos na. Eh, so big lineup dito para sa sports garage dahil pumasok na dito si Padu. Tatlong higante na sa loob ng court para sa sports garage. Pero eto nga, grabe yung shooting range dito ng BNM. Pumula ng 3 points. Eh, so balik na naman sa 9 ang kalamangan dito ng BNM. Para kay Jorge Gonzalo. Para si Navarro naman, nakakita naman ng puwang. Ay, si CJ. Kumbaga pag si Marky yung rumibon, iilag ka na eh. Magandang ginagawa doon ni Joe. It's either makakuha siya ng foul or makakuha siya ng basket. Mamimili ka na lang doon sa dalawang yun eh. Correct. To the ball. To the line. Sige. Spin. Jump. Dragut. One by Guara. Use it. Bad pass. No daw. Matchup na ito ng import siya ni Marky talagang sobrang sulit panoorin eh. Kumbaga mabibigyan mo, may bibigyan talaga nila yung manonood ng entertainment. Jay Ball, Aindo Rodriguez. Basket, basic court. Valencia. Subaygan. Gonzalo, Ana Ruiz, Dago. 65-55, 10-point lead para pa rin sa PNM. Go, Taiwan! Ah! Kung hindi si Taiwan yung pumupukol, si Navarro. Si Lorenzo Navarro. Gulaygan, Ana Ruiz. Ah! Automatic, Rodel Baigan. Down to the Nangalangan. Navarro. Navarro. Sige. Yan, so ang score natin 68-58. 10-point lead para sa BNMT. So last 2 minutes and 1 second dito para sa third quarter.
kanila. Pero Navarro, direct dito. Grabe hook shot yun. Wala, Dover. Huwag ba yung Zaygan? Kasi ko Palencia, Palencia. Tumigan, Pete. Nice pick. Taiwan, to Navarro, Navarro. Uy! Saling naman ang ginawa doon. Nagulat din. Nagulat lang. Gandang move nun. Hindi naka-challenge dun yung import ng sports. Number 99. Ay, ginawa ka ng Navarro. Taiwan. To Navarro. Talones. To number 99. To Yee. To number 99. Yee. Navarro. Perimeter. Connect. Parang namapansin ko kasi sa BNNT ang napakadali lang ng buhay nila. Tira lang sila ng tira. Valencia. Gusto ko convert pa nila. Discrimination, Gonzalo, Ray. Gonzalo, Guerrero. Oh, Rilip. 48 seconds para sa ating third quarter, 72-58. 72-58. Maglobo na naman yung kalamangan ng BNNT. Last 40 seconds ng third quarter. Still against the Russians. Rastabas, Taiwan. Taiwan. Nice pass. Black. Walk back against the Russians. Ayan na, sasalpak na yata. Uy! Unsportsmanlike foul. Uy! Unsportsmanlike foul doon para kay CJ Alatica. So, tingnan natin sa replay. Ang tawag ni Rep. 72-59, 13-point lead para sa BNMT. Last shot na siguro dito para sa Sports Garage. Last 8 seconds. And on the third quarter, 72-59 lamang dito ang BNMT, so syempre last and final quarter na, so kailangan mapasok na dito ng Sports Garage yung mga key players nila na pwedeng humabol within this quarter lang. Ayan, so makikita natin si Rodel Vaigan, nasa loob na si Rodel Vaigan dito dahil nga syempre yung grabe yung mga 3 points na ito. Kumbaga siya rin talaga yung makakapag-humabol dito para sa Sports Garage. So simula na. Yan, so sa mga players na to, yung gantong kalamangan, hindi ganun kalaki para sa kanila to. Parang akala mo, sa possession lang yun, umilipad doon si JB Payo. Grabe ka, JB Payo 1. Bawi doon yung Joel Gonzalo. 13.2 kay Joel Gonzalo, ibang klase ng athleticism niya itong tao. 74-61. Nai-stop ka pag traffic yung drive mo. Ano kayo, buntong hininga mo. Hindi mo makakontrol. Nala si Payuan. Graban to yan dito ni Jeff Comia. Grabe talaga pakayakap yung kay Rizal, eh. Good pass. Good pass. Yeah, si Amugis. Kilala natin player to, galing din to ng Emilio Aguinaldo College. Oo, oh, may barrier to. Inigo. Sa Gonzalo.
Si number 2, Honey Black, Manamanay, Yip, si Navarro, Navarro. Lupayuan, Lagos, Wompay Wanges, Drop, Lagos, Wompay Gersi Navarjan, Brother number 8, Padua. Lupayuan, Drame Lagos. Foul Gersi number 2. Common foul lang ha, common foul. So common foul ang tinawag lang doon ng referees. Okay, sa Navarro. Navarro. Sige. Navarro. The number 99. Black by jersey number 2. Wow by jersey number. Payuan Agabi. Woo! Unnecessary yun. Tignan natin lang ang dahilan. Wait, kumbaga syempre mainit na yung laban. Hindi na rin maiiwasan ng mga players na magkainitan at uminit yung mga ulo. Syempre, sports pa rin dapat. Yeah, so syempre, shoutout dito para sa mga officials ng Tugatog D-League. No? So lumapit ka agad sila para hindi na para hindi na magmula ng malaking away. Both teams, mga players ng both teams. Makita mo mga professional na aros yung iba dito, diba? Parala na pa-practice. So, yung free throws yata ang titira dito ni JV Payuan. Uy, si Rotok to. Yan, so limang free throw dito ang titira ni JV Payuan dahil nasa Tresha final. Tapos yung mga additional technicals na tinawag dito. Nakapag-lead nga dito kay Batwa na ma-eject sa ball game. So para ngayon na tayo nakakita ng gano'n ng nga, limang free throws na yung pinit na tira nga sa press. Navarro, Payuan, Payuan, Tumerer, Rodriguez. So score natin 79-61, 18 point lead dito para sa BNMT, last 7 minutes and 33 seconds. Offensive. Ito na ginagawa ni Navarro dito. Grabe si Lorenzo Navarro. So ito 6 minutes pa to. Traveling. Abuelo si Joel doon. Grabe, no? Sinusubo na lang. Navarro,
Akala ko sasalpak na. Back to back doon para kay Joey Gonzalo. Ang score natin 82-71, 11 point lead last 5 minutes. 11 point lead na lang para sa BNMT. Third personal foul na si Joey. Uy, no look. No look. No look layup. No look layup yun ah. 15 point lead para sa BNMT. Last 3 minutes and 20. Grabe talaga si Navarro. Number 21, one-on-one. Ooh! Ngayon na. Nakita na natin sumalpak dito si Joel Gonzalo. LeBron James. Ah! Spin kung paano finalo ito. Isa pa daw, nagre-request ng dunk dito. Congratulations para dito sa BNMT. Oh, nag-concede na dito yung Sports Garage. Shoutout sa mga pasyento. Lagi kayo manood. Maraming maraming salamat sa OMEX sa suporta nyo sa mga liga-liga kung saan-saan. Sa asawa ko, Kayi, kay Suri, and kay Daddy God. Yeah, so syempre kasama natin ang best player of the game. Nagtala ng 23.7 assists and 2 rebounds. Siyempre, walang iba, si Lorenzo Navarro. So, Idol, grabe. Ano ba yung naging mindset mo sa laro? Eh, nakita natin, siyempre, hindi lang basta-basta din yung kalaban nyo. Wala, kasi pagdating ko, sila Kuya Marky, sila Kuya Larry yung mga kampe. So, nakakaya naman hindi mag-perform, diba? Tsaka, ang daling maglaro dito kasi gagaling nung kasama ko, eh. Diba? So, madadala ka rin talaga, eh. Kumbaga, itong mga ligang labas ba nakakatulong to sa mga... Kumbaga, training grounds ba? Ganun. Oo, bro. Kasi iba yung nakukuha ng ano dito, experience, saka yung na-develop mo dito. Iba eh. Iba dun sa school eh. Yeah, so, syempre, ano ba masasabi mo sa mga fans mo na nanonood? Supportahan nyo yung basketball sa Pilipinas. Yun yung sport na pinakamahal natin. And dun sa mga may dream din na, na maging basketball player, tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayong titigil kahit anong challenge, kahit anong struggle yan. Binabati ko lang yung family ko, tsaka yung mga supporters ng LPU community. Yun lang, yun lang bro. Thank you. Yan, so natapos na ang matinding bakbakan dito, no? So nakita naman natin kung gaano kainit at gaano ka-exciting talaga yung basketball dito sa lugar na to. At syempre, hindi natin palalampasin yung semifinals at finals dito sa Tugatog. Grabe, sobrang saya nung pag-welcome sa atin dito. And nakita naman natin yung basketball buhay na buhay, yung fans, yung court. Grabe, sobrang ganda. Yeah, so syempre mga Hoopex, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Hoopex Basketball PH. At syempre ang Facebook page namin, Hoopex Basketball. Yeah, so syempre, abang-abangan nyo yung mga liga serye natin na nakapila. Grabe, sobrang daming ilalabas at nakaka-excite na laro. Shoutout sa mga tumulong sa amin dito na ma-organize itong liga namin sa Sanggunian Kabataan ng Tugatog, headed by our SK chairman, Alicia Rose Gonzalez. Tapos sa barangay din namin, Kapitana Edna Valenzuela. Tsaka sa buong team, sa buong DSCT, hindi ko magagawa to kundi dahil sa kanila rin. Sila yung number one na trabador dito. Kami yung mga trabador ang bawat isa.